Sa pagbiyahe natin sa La Union, sabay-sabay rin tayong humanga at nanti sa kwento ng ilang Ilocanong nakasalamuhan natin. Maraming naintig sa kwento ng buhay ng 13 anyos na si Carlo. Sa murang edad, pasanan niya ang mabigat na responsibilidad ng pagiging ina at ama sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Inabandona na kasi sila ng kanilang mga magulang. Nasaan mga magulang mo, Carlo? Pasawa na po sila ng iba, kuya. Pareho na sila. Yung nanay mo, tatay mo, may iba ng asawa? Opo. Ah. Ano yun? Iniwan na lang kayo dito? Opo, kuya. Matagal na ba yan? Opo. May taon na? Huh? Wala pa po yung tatay ko. Ngayong February lang po yung tatay ko. Ah. Yung mama ko po eh, mag-iisang taon po sa March. Yeah. Isang hindi ka nalulungkot pagka naiisip mo yung sitwasyon nila? Nalulungkot po. Anong naiisip mo? Sinasabi ko. Minsan. Sana po, pag naiisip ko po, minsan sana po, gumanda na ng buhay namin, sinasabi ko po. Pero, hindi ko po kaya. Isang taon lang matapos silang iwan ang kanilang ina dahil sa pananakit ng kanilang ama, pinabayaan na rin sila ng kanilang tatay nang makahanap ito ng ibang kapareha. At saka po, minsan kami naman po sinasaktan. Sinasaktan ka ng magulang mo? Opo. Pati po mga kapatid ko, kaya po nilang saktan. Nakawal pa nila ako. Paano kayo sinasaktan? Pinapalit na? Tinatadyakan po ganun. Tinatadyakan ka? Opo. Pati mga kapatid mo? Opo. Madalas ba mangyari yan o? Kapag nalalasing po si Papa. Mahilig mag-ingay si Papa? Opo. Sinasaktan niyan din si nanay siguro. Opo. Opo ya. Saan ka tinatadyakan pagka nagagalit siya? Dito, minsan po sa tiyan, ganun. Minsan naman sa ulo po. Minsan pa ako, sinundok pa ako. May sama ka ba ng loob kay Papa mo? Meron po. Nagalit ka sa kanya? Opo. Sa ginagawa niya sa amin. Kasi mama mo, hindi ba bumabalik? Para sulitin man lang kayo? Hindi po. Kasi lang, ano, komunikasyon sa inyo, hindi nyo makikita, ano? Hindi po. Pinabayaan na kayo? Opo. Saan mama mo, hindi ka ba galit? Malit na lang po siya. Galit din ako sa kanya. Namulis po kasi siya. Pinabayaan niya po kami. Hindi biro ang pag-aalaga ni Carlo sa dalawa niyang kapatid, lalo pat pareho itong may kapansanan. Hirap magsalita ang 11 anyos na si Angelo. Samantalang pipi at bingi naman ang 6 na taong gulang na si Adrian. Sinisinyasan ko na lang po. At mahina yung pandinig, hindi o nadidinig. Hindi po. Hindi talaga nadidinig. Hindi po. Okay, how about... Doble kahit si Carlo para maitaguyod ang dalawang kapatid. Pagkatapos ng klase, tumutulong siya sa kanyang tiyuhin sa pagsasalansa ng hollow blocks at umi-extra rin sa paggawa ng uling. Ano ginagawa mo? Nagbubuhat pa ako ng mga hollow blocks sa baba. Ano po? Maliit lang kita doon. Magkano ang kinikita mo doon?
50 po, parang. Sa isang araw? Opo, at saka kung isang kilong bagas ka lang. Isang kilong bagas po kita. Isang 50 pesos. Anong pinagka-cash yan? Sabado lang yan, diba? Opo. E sa Lunes hanggang Biyernes, anong may kinikita ka pa ba? Wala na. Wala na? Opo. So puro hingi na yan. Hingi ka na. Tama? Opo. Yung tsuhin mo, binibigyan ka ng pagkain. Pero hindi ka nagtatrabaho ng Lunes hanggang Biyernes. Hindi po. Hindi ka nagbubuhat ng halodlocks. Bili ng 50 pesos. Anong nagbibili na? Dilata lang. Dilata. Tapos, bibigyan kayo ng bigas. Malaking tulong na yan. Opo. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan niya ngayon, hindi bumibitaw si Carlo sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. At ngayong Abril, natapos na ni Carlo ang grade 7. Matapos naming ipalabas ang kanyang kwento, bumahan ng mga komento at mensahe ng paghanga kay Carlo sa aming email, Facebook page at Twitter account. Marami rin ang nakipag-ugnayan at nakikipag-usap sa aming programa para makapaghatid ng tulong kay Carlo at sa kanyang mga kapatid. Bukod sa tulong pinansyal, may ilan ding nag-alok ng suporta para sa patuloy na pag-aaral ng mga bata. Sa ngayon, nasa pangangalaga sila ng barangay health worker ng barangay Akaw sa bayan ng Bawang. Una-una po sa lahat, pinapasalamatan ko ang buong May Kapal dahil siya ang gumawa at may pakana sa araw-araw na pagsubok sa buhay na magkakapatid. Salamat kay God dahil binigyan niya ako ng pagsubok na alam niyang makakaya ko. Maraming salamat po sa JMA, lalong-lalo na kay Gitaro dahil siya ang naging tulay upang maipamahagi ko ang kwento ng aking buhay. Nagkaroon po kami ng mabuting buhay, mga mabubuting magulang, mga groceries po, pera, mga kampo, damit. May nagbigay pa po ng mga shoes. Hindi na rin po ako nagluluto. Hindi na rin po ako nagtatrabaho ko. Mga nagbigay sa amin ng tulong. Maraming salamat po sa inyong utang ko po ang buhay naming magkakapatid sa inyo.